Hello, nandito naman po ang iyong kapatid na si Mr. Juvenal Narcisse. At alam nyo naman, nandito ako sa ibang bansa. Nandito ako ngayon sa California, United States. At ako ay nagbabakasyon ngayon. Ngayon ay medyo malamig kumpara kahapon. Kahapon ay 85 degrees Fahrenheit. Pero ngayong araw na ito, medyo makulimlim. Yung walang araw, overcast ang tawag dito, maraming ulap. At nandito ngayon at nag-i-standby, nagpapahinga habang ginagawa ko yung araw-araw na paglalakad ko dito sa lugar ko. Medyo tahimik naman dito, pero marinig nyo yung helicopter, sa tunog ng helicopter sa background. Siyempre malapit kasi ako sa downtown, at alam nyo naman sa downtown, maraming activities dyan. Pag lumalabas yung helicopter na yan, sigurado ako helicopter ng pulis yan, o kung hindi, helicopter ng media. Anyway, malayo naman tayo. At nandito ako ngayon sa public library, yung parking area, kasi kahit papaano, meron ako nakukuhang wifi dito. Wala kasi akong dalang data. Hindi ako nagdadala ng data, sa bahay naman merong wifi, kaya yon. So ano ngayon ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito? Ang naisip ko kasi na magandang usapan dito ay tungkol dito sa pagbibigay ng tips sa mga restaurant. Ito yung gratuity na sinasabi. Alam nyo naman sa Pilipinas, mahilig din tayo magbigay ng tip pag tayo kumakain sa restaurant. Alam niyo, ugali ko kasi pag kumakain ako sa restaurant, nagbibigay ako ng tip. Pero ugali na ko na 'yan. At good karma 'yan . Pag the more that you give, the more that you receive. Ganun yung diyan. Ang principle diyan. So, pag kumakain ako sa mga restaurant sa Pilipinas, kahit na meron akong 20% discount, ang ginagawa ko yung 20% binabalik ko, at yun na yung tip. So basically wala akong tinatanggap na discount, dahil yung 20% ay binibigay kong tip. At ako naman, pag bumibisita ako sa aking mga bangko, lalo na yung BPI at Land Bank at saka Security Bank, tatatlo lang kasi yung bangko ko Land Bank, Security Bank, at saka Bank of Philippine Islands. Binibigyan ko ng 100 kada isang security guard. Paminsan-minsan lang naman ako pumapasyal dyan sa mga bangko ko. Kadalasan, once a month lang. Kaya, yan naman yung 100 pesos kada isang security guard. Alam din nyo, nagkaroon din ako ng business Nagkaroon din ako ng permit at saka registration na mag-operate ng isang security agency. At tumagal ako ng 3 to 4 years din sa security agency, at nabigyan ako ng account ng DMCI. Meron akong 3 condominium areas na ang aking mga security guards ay sila ang nagbibigay ng security at pagwagwardya sa mga subdivision accounts na yan. At tumagal naman ako ng 3 hanggang 4 na taon. Pero pag-usapan natin yan sa isang episode ng aking kwento dito sa YouTube channel. At ang pag-usapan natin ngayon ay yung pagbibigay ng tip. So, pag nasa ibang bansa naman ako, karamihan, kadalasan naman, kumakain tayo sa fast food, hindi mo na kinakailan mag-tip pag kumakain ka sa fast food. Pero sa Pilipinas, nagbibigay pa rin ako ng tip sa fast food. Pero dito sa Amerika, hindi mo na kinakailangan. Kasi kadalasan naman sa drive-thru, kung hindi, sandali lang, at by computerized naman, eksaktong exchange naman yung binibigay sa'yo. At hindi ako gumagamit ng card dito sa Amerika. Cash palagi ako, kaya hindi na ako nagbibigay ng card. Pero ito ang advice ko sa inyo, mga kapatid. Lalong-lalo na pag nagbibiyahe kayo sa ibang bansa, at syempre nagbubuk kayo ng hotel. Ang ginagawa ko sa hotel ko is kung tatagal ako ng
mula 3 araw hanggang 7 araw, isang linggo yon, ibig sabihin nun, eh nag-iiwan ako ng $20 sa housekeeping. Ito yung naglilinis ng kwarto, nag-aayos ng kwarto every day. So $20 maximum of 1 week stay sa hotel. Yun ang iniiwan ko. Kung alam kong Pilipino yung housekeeper, eh syempre binibigyan ko rin ng pera yan, 1,000. Ano? So okay na yun. Ito naman pag yung supporter sa hotel, ano, eh pag binubukat yung baggage mo, at least $2 yung isa, and then succeeding baggage mo $1. O minsan nagbibigay na rin ako ng $5 pag dinadala yung aking bagahe sa kwarto ko. Ganun din pag nagbibisita ako sa Vietnam, sa Japan, eh syempre sa Hong Kong, sarili mo na yan eh, sa Hong Kong. Kasi karamihan sa pinupuntahan ko sa Hong Kong, eh ito lang yung mga maliliit na hotel. At pagsakay mo ng elevator, paglabas mo ng elevator, nandun na yung kwarto mo. Malapit lang, kaya hindi na kinakailangan ng porter. So yun lang ang ginagawa ko pag nagbibiyahe ko. It pays to be a giver, it pays to be hospitable. At alam nyo, bumabalik din yan, mga ganyang bagay sa'yo. Hindi lang sa financial na babalik sa'yo, kundi good health, ano? At saka nakakabit ka ng mababait na kaibigan sa ibang lugar. So, ayun. So, ganyan lang talaga ang buhay. Ito naman sa Amerika, hindi naman ako, pag nag-iisa naman ako, hindi naman ako kumakain sa mga special restaurants. Pero yung mga anak ko, sila nagdadala sa akin doon. At sila na rin naglalagay ng kung magkano yung tip doon sa bill. And usually dito, ang tip dito is 18% to 20%. Kasama na rin yung service charge. Alam niyo yung service charge, huwag niyong sabihin na yung service charge, eh, ito yung para sa mga tip, para sa mga waitress at saka yung mga nagseserve sa inyo. Hindi po, yung service po eh pumupunta sa may-ari ng restaurant, kasi yung service fee na yan eh ginagamit sa mga medical emergency, para sa mga nagseserve or para sa mga employees nila. Kaya yung tip po ay personal na pupunta sa mga nagseserve sa inyo. Is either individual or ito ay na nagtipon-tipon, at at the end of the day, pinag-ati-atihan. Pero sa Pilipinas, ang ginagawa ko, sikreto kong binibigay individually yung tip ko sa waiter or waitress. Tuwan-tuwa mga yan. Kasi pagbalik mo yan, asikaso ka. Parang ang ibig sabihin yan eh, nagpapakilala ka lang sa kanila. At makikita nyo ang special attention na ibibigay sa inyo pag nalaman nila na ikaw ay nagbibigay ng tip sa kanila. So ganun lang po ang buhay natin. Give and take. Sabi nga, the more you give, the more you receive. So yun lang po ang ating advice ngayong episode na ito, sa aking kwento ngayon. At ang ibig sabihin yan is, be a human, help others. Huwag ka na magtanong-tanong pa yan. Basta bigay ka na lang ng tip. Eh, maliit na bagay yan. 100 pesos sa waitress mo or sa security guard mo. Eh, malaking bagay na yan. So, yun lang po ang ating pag-usapan ngayon at kwento ngayong araw na ito. Salamat po sa panonood at pakikinig dito sa aking episode ngayon. At syempre, pwede kayo mag-subscribe, at kung meron kayong comments, mag-comment lang kayo. So, salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye!